Matutok pa rin po kayo sa ating programa, DepED Hour. At kapiling pa rin po natin ang ating dalawang hepe, si Dr. Sison at si Dr. Sanchez. Tuloy na po natin ating talakayan kanina, no? Kanina ba, bago tayo nagpaalam sa kailapan sa Mandala, no? Ang pinag-uusapan natin, yung National Training of Figures. So, balikan muna natin si Ma'am Sanchez, ano po, para po ina-upgrade sa atin kung tungkol po ba sa itong National Training of Figures. Actually, ang National Training of Trainers or NTOP ay para i-train natin yung ating mga school heads na magtuturo para nung, magti-train naman ang ating mga teachers na magtuturo ng grade 5 para sa K-12. Kasi tapos na tayo sa grades 1, 2, 3, and 4. Nasa pang-sixth year of implementation na tayo sa susunod na school year. Kaya iti-train na natin ay ang mga grade 5 teachers. So bago i-train ang grade 5 teachers, syempre iti-train muna yung trainers. So yung trainers ngayon, iti-train sila by January, second week ng January sa Baguio City, Teachers Camp Baguio City. Actually, ang division natin, ang allotment natin ay 7. So 7 yung trainers na ipadadala natin. Magka-cluster tayo ang Cabanatuan City at ang Gapan City. Sa Gapan City, 3 yung kanilang trainers. So composed of 10 trainers ang cluster ng Gapan at ng Cabanatuan City. Yun ay para sa 10 learning area. Na core subjects natin, English, Math, Science, Filipino, meron tayong Araling Panlipunan, TLE, EPP. Sa EPP may Industrial Arts, meron siyang ICT, 3 ang iti-train sa EPP, may ICT, at saka meron siyang Entrepreneurship. Kaya gano'n. Doon naman sa MAPE, Music and Arts, at saka PE and Health. Yun naman, so dalawa rin ang attend sa atin sa MAPI na yun. Magkaiba yung Music and Arts at saka naman PE and Health. Actually, kasi tayo talaga kulang na kulang tayo ng trainers sa MAPI, sa music, especially sa music. Kasi kulang tayo ng mga guro na mayroong specialization sa music. Kaya ngayon, yung isa sa ating national awardee ng music, si Mr. Jose Barcelo. Yes, ma'am. Yun ang ipadadala natin sa ating NTOP para siya ay i-train palalo. At siya naman ngayon ang magkakascape, magti-training pagdating dito sa atin. Kung sa ating mass training. At ang mass training naman, ang NTOP ay gaganapin naman ng April, sometime ng April or May ng 2016. Ayun. So, kasado na, Ma'am Jane, yung ano. At kailan nga po yung NTOP nila, ma'am? January. Second week ng January. Mm-hmm. So, asahan na, Ma'am Jane, ano, na walang bakasyon ang mga grade 5 teachers. Sabay din yun ng training ng mga i-hired na teacher for senior high school. Mm-hmm. April, the whole month of April ay magte-training din lahat, public and private school teachers na magtuturo sa senior high school ay may intensive training din na ikakandak nga sa April. So, ibig sabihin, sir, before April, alam na kung sino yung qualified applicant. March pa lang po. March pa lang. Na tayo. January ang release ng guidelines. Mm-hmm. March, final demo na yon. And then, i-hire na natin sila ng March. Kasi aabutan tayo ng election ban. So, kailangan ma-hire sila ng March. April, conduct ng training, and then yung May na yon preparation na sakto sa June, lahat ay nakahanda na po. So may NTOT rin po, sir, yung para sa senior high school? Yes po. Ito ay one-month training sa lahat ng teacher. Mass training for senior high school teachers. Sino po, sir, ang mga attendees dito? Yun pong i-hire natin ng March, textbook, academic, and core subjects ng senior high school. May plano na rin po kung saan po ito? Wala pa tayong plano. Tapusin muna natin yung ranking para makita natin kung sino yung ating magiging attendee para sa training na ito. So, yun, Ma'am Jane, sa NTOT, ano? At dako na tayo, kaysa tuloy-tuloy na natin, kaysa, ano? At nung nakaraan ay pinag-usapan natin ano nung unang guesting nila yung mga facility na gagamitin para sa senior high school program. Ngayon may nakikita-kita na kung mga itinatay yung mga classroom,
Ready na po ba tayo sa senior high school? Ayan, Miss Boss Ma'am Jing, nakita meron na tayong tinatayong kasalukuyan sa Campinion National High School na 6 classroom to story building for senior high school. Ganun din ang Cesar Vergara at Eastern Cabuc National High School. Lahat sila, 6 classroom to story building ang tinatayo dito. Ang Mayapyap, Honorato at saka San Jose ay nasa batch 2 sila. Honorato ay nagdemolish sa sila ng building na pwedeng pagtayuan ng kanilang senior high school building. Ang Mayapyap ay na-identify na rin sila kasalukuyang binibidding yung kanilang building para sa senior high school. Ang San Jose ang medyo may problema lang ng konti kasi nga sa labas ng school ang kanilang pagtatayuan. At okay naman na yung lote, kaya lang napunta sila sa least priority dahil nga nung una ay wala silang buildable space. Mm-hmm. Pero hopefully by June 2016, lahat ng mga facilities, equipment ay meron na para sa senior high school natin. Matanong ko lang sir, yung sa yung narato ko, hindi na po ba matutuloy yung doon po sa may gawin ng... Kung, sa Targa dyan. Actually, yung nasa San Targadya na dinonate na 1.5 hectares ng Avida Ayala Land ay pinag-uusapan natin ngayon na itatayo doon na manggagaling sa local school board ay 24 classroom per story building. Kapag natuloy ang pagpapatayo ng building doon na ganito karami, maaari na siyang maging standalone, hindi na siya bahagi ng Honorato C. Perez. Magiging standalone siya na tatawagin natin Cabanatuan City Senior High School. Yun na po yung sentro ng lahat ng ating mga senior high school. Doon po itatayo. Ito po ba, sir, mga pinatayo pong building ay mula po ito sa local school board natin? Yung pong kasalukuyan tumatayo po ngayon ay nanggaling po siya sa national government. At siya po ay implementing agency po niya ay ang DWJJ. So yun Ma'am Jane, ano? Parang magkakaroon ng isa pang principal doon yata? Malamang po. Baging sa San Jose din po, kung siya po ay nasa labas ng San Jose, yung i-denonate naman po ng mga De Leon sa Kapitan Pepe Subdivision. Pag po yun ay tumayo, ganun din, 24 classroom, 4-story building din siya. Magiging stand-alone din po siya o separates from San Jose National. So, magandang pakinggan Ma'am Jane, ano? At ilang buwan lang eh. Kaya-kaya yun kasi sa amin niya, yung repair lang eh. Wala pang isang buwan eh, natatapos eh. Basta andyan yung mga kagamitan at saka yung mga gagawa. Napag-it mo sir, ano magkakaroon ng principal yung if ever, ano po, yung dalawa, no? Paano sir, magiging qualified yung halimbawa yung teacher sa kasalukuyan para maging principal nung kung hindi po naka-attend nung mga ina-attendan ng school heads ngayon? First, kailangan natin ay ang mag-a-apply doon ay pass ng NQS, National Qualifying Exam for School Head. Ngayon, kung yung principal ay hindi naka-attend doon, pwede siyang magpa-tutorial sa NEAP. NEAP naman po kasi ito. So, pwede siyang mag-solo niya na i-submit niya yung sarili niya para sa training ng NEAP. Kung sakasakali dahil ang ating secondary school ay may fito lamang tayong passer ng principal at talagang sa taong ito ay may pumasaman, eh, ilan lang, magiging senior high school principal ang principal natin. Dahil ilan na, marami naman sa kanila qualified. Yung magiging yung position nilang principal, yun ang kukunin ng mga assistant principal. Pero kailangan, doon sa silent picture nung pinalalabas nilang memorandum, as assistant principal lang, kailangan passer. Kailangan passer. Medyo mabigat. Dahil alam natin, sa history ng Cabanatuan ay
pumasa, isa, dalawa lang mapasa sa secondary. Ayan yung pagdadagdag si Ma'am Jane yan sa susunod na tatawag. Kaya kailangan maghanda. Maghanda ang health kasi maghanda. Mga gurong meron. Hopefully by January lalabas yun, yung result na yun. Ayan. So, ang Curriculum Implementation Division po, Ma'am, ano po yung role po ng opisina natin naman dito sa Senior High School? Actually, ang CID, kapartner yan, ang, hindi yan hiwalay. Kasi yes, curriculum yung ating ano, pinag-uusapan sa CID siya. Kasi ang curriculum ng Senior High School, actually, parehas din yan, continuation lang siya nung sa ating K-12 na tinatawag natin. Kaya lang yung sa kanila ay specialization. Hindi hiwalay yan. Yes, ma'am. Hindi hiwalay yung Senior High School sa curriculum ng K-12. Karugtong siya, hindi ba ladderized nga tayo? So pagdating ng grade 10, so 11, Senior High School na siya. Yes, pero yung curriculum niya, tuloy-tuloy pa rin. Yung pa rin yung ating K-12 curriculum. So, bali ma'am, nakapokus po ka rin, para rin po kayo sa technical assistant sa mga magtuturo ng Senior High School. Yes. Actually, ipon po yan. Ang Senior High School implementation ay wala po talaga sa School Governance of Operation Division. It so happened that Senior High School for this time ay nasa panahon siya ng planning and implementation. Pero pag implementation na ng curriculum, ibabalik yan sa curriculum implementation sa CID. So, by June 2016, ang Senior High School na ay nakapokus na sa CID. Wala na sa amin dahil tapos na yung operation. Operation, papasok na lang kami sa mga policies, pero ang implementation talaga ng curriculum ay nasa CID. So ngayon lang sa panahon na to, kasi alam mo naman, planning lang to. Sabi ko nga sa inyo noon, ang SGOD ay isang division na naglilimpia ng daan para makapag-implement ng mabuti ang ating CID. Yung mga dirty work ng division ay nasa amin para maiayos lang muna at maihanda para magkaroon ng proper implementation ng ating curriculum. So doon papasok sila, ma'am. Pero sa ngayon, pagdating sa mga curriculum, pag-evaluate ng mga curriculum ng mga ating mga eskwelahan, sila pa rin yun. Sila pa rin ang tumitingin ng mga subjects, ng mga... Basta, tungkol sa curriculum nila, ma'am. Doon nasasakit ng ulo. Papasok na lang ang implementation. Sa implementation. Basta kami, inihanda lang namin. Ito na yon. Nag-nihanda, ako pasag na sa kanila. So, yun po ang role ng, ano, no, ng CID. At balikan na natin si Sir Sison tungkol dun sa early registration para sa Senior High School. Ang alam ko ay ongoing ito. Opo. Ano po ma-update dito, sir? Ang early registration ay naganap noong November 13 to 19. Sa atin po, sa Cabanatuan City, ay proud po tayo na 99% ng ating mga estudyante ay nakaregister. Pero sa 99% po na ito ay medyo ako ay kinabahan bigla dahil lang sa pinili ng ating mga estudyante, 88% ay lilipat na sa private school. Dahil nakita nila, syempre ito ay paghahanda para sa kolehiyo, kung sila nga naman ay nasa private school at kolehiyo ang pinag-uusapan, nando doon na sila sa site, nando doon na sila sa school. Sa atin, most of our students, based on early registration, ay namili ng academic track. Mas marami pa rin may gusto sa atin dito sa Cabanatuan na magtuloy sa kolehiyo, hindi magtrabaho pagkatapos ng dalawang taon sa Senior High School. At alam naman natin na yun ay sa totoo lang naman. Ang ating mga magulang, ang ating mga estudyante, gusto nila talaga makatapos ng kolehiyo. At isang bagay lang ang aking pinangangambahan na ang ating mga mag-aaral at sa mga magandang pagkakataon nito para sa mga nakikinig ay masiguro lang nila kung sila ba ay nagnanais talaga na lumipat sa private school. Siguraduhin ba nila na kaya nila na magpatuloy ang pag-aaral sa private school? Kasi hindi natin may iwasan private school yan. Meron at meron siyang extra fee na babayaran compared to na to public school na talagang walang babayaran. No collection tayo. Lahat ng gagamitin, lahat ng
ng agugugulin niya sa public school ay libre mula sa gobyerno. Kung ang mga mag-aaral ay talagang hindi kaya o walang sapat na pagkukunan para mag-aral ng senior high school sa private school, ay meron namang kolehiyo na dapat na paghandaan. Basta igayak lang muna nila yung sarili nila sa senior high school, sa public school, at kung talagang gusto nila, doon sila sa kolehiyo sa mga darating na panahon. I-clarify din po natin ano po, na yung isa-subsidize po ng gobyerno po ay ang tuition fee. Ano po? Yes po. Pero hindi po kasama dito ang miscellaneous. Palagi po sinasabi ng mga school ay no top-up in tuition fee. Very good. Pero wala pong sinasabi about miscellaneous fee. Ang miscellaneous fee ay yun po yung operating fee ng mga eskwelahan na kung titignan natin ay kung mawawala yun, baka hindi mag-survive ang mga school. Ang sinasabi ko kanina, hindi natin maiiwasan na meron at meron yan. Yun lang din yung pakiusap ko sa mga private school na maging transparent sila sa paggaganyak ng mga bata. Baka iniisip ng mga bata, yung 17,500 na voucher na nagagaling sa public ay yun na, wala nang karagdagan. Baka mamaya mabigla yung mga bata, bakit meron pang other fees na mabayaran? So, yun po ano, at yung pinangangabahan nga ni Sir, ano, dahil baka hindi naman pala magtutuloy sa private school, tapos biglang lilipat sa public school, eh hindi naman masyadong, hindi sila kasama dun sa paghahandang ginawa during the initial implementation. Yes sir, totoo po yun. Kasi halimbawa, first semester, nag-enroll sa private school, at sige, sabihin natin na kaya hanggang the end of the first sem. Pero nung second semester, talaga nakita nila na mabigat pala. Baka kailangan lumipat nila, bumalik ulit sa public school. Eh, ang naihanda lang ng gobyerno, itulong bilang na ito. Tapos, paano yung kakulangan natin ngayon? Magsisiksikan ulit tayo. Babalik ulit tayo sa dati na ang isang section ay 70. Yun ang iniiwasan natin. Kulang tayo sa teacher, kulang tayo sa classroom. Kasi ito lang yung pinaghandaan. Based lang sa number. Kaya yung mga bata ay kailangan ay decidido kayo at alamin nyo yung kakayahan ng pamilya kung saan kayo dapat talaga mag-aral. And kung sakali po ba sir, halimbawa nasa private school na sila, hindi nila matapos yung isang sem, bumalik sila sa public school, matatanggap po ba sila kaagad-agad or hihintayin pa nila yung susunod na sem or school year bago po sila makapagpatuloy ng pag-aaral? Kung ganun sir, sayang yung panahon. Ako po, nung nagsalita po ako sa SM, nung early registration, sabi ko, kung saan kayo nag-enroll, doon na kayo. Pero yun po ay isang salita lang para lang mag-isip yung mga bata. Pero sa totoo lang po, pag ang bata ay lumipat at nagnais siya na bumalik sa public school, ay hindi po natin pwedeng tanggihan. Tatanggapin natin yan at i-stretch natin yung ating resources para lang may accommodate yung mga bata. Kaya nga, kung maganda nga, ngayon pa lang iplano na natin. Sir, yung tanong ko sir na ano, halimbawa sir, hindi pa po nila natapos yung school year, during the bigla search. Kung gusto na mag-stop na sa private school, then pupunta po sila sa public, pwede po ba silang tanggapin pa ron? Yes po, kasi last meeting po namin ay nagbigay na po ako ng pronouncement sa ating mga sa mga private school na mag-implement ng senior high school na magbababa ang planning office. Ano ba ang subject na kukunin lang for first semester, first year? Ano ang mga subject na kukunin sa second semester, first year? Ganun din sa first semester, second year, at second semester, grade 12 pa lang. Para lang sa ganun, kung yung bata ay mag-transfer man sa public or private, vice versa, yung subject ay hindi mauulit o hindi niya maiiwan para hindi siya maging irregular. Actually, yun po ay isang initiative ko na pre-propose sa regional level. Pero sa regional level, tinanggihan nila. Pero nung nagkaroon kami ng cluster sa Nueva Ecija, buong Nueva Ecija division, Gapan, Muñoz, San Jose, Cabanatuan, and Nueva Ecija,
Pinopose mo na magkaroon tayo ng isang single prospectus kung saan yung bata naman, pag nag-transfer siya, ay hindi siya makakapag-doble o hindi siya makakapag-iwan ng mga subject. Dahil pare-pareho yung offerings natin dito sa cluster ng Mebaisiya. Maganda po yan. At least, hindi po masasayang din yung panahon nila, yes. Ano po, kung sakali magbago ang isip nila na lumipat sa Pampis. Kaya lang dapat national level doon kasi paano pag ako naman lumipat sa Visayas, di ba, no? Sana ma-realize ni ng ano yan, no? Kung sino man na dapat makarealize nung ano na yun. Saka isa pa yung budget din. Mm-hmm. Yung budget nun, good for 2 weeks lang, grade 11 at 12, dun lang sila libre, na free talaga yung kanilang pag-aaral. Pag sumobra na sila sa 2 taon, sarili na nila. Mm-hmm. Yun ang kakaiba. Opo. May mas promotion pa sa senior high school, sir? Public ito, alam mo na. Parang ano, ano. Pag sa private, hindi ko lang din alam na siguro sa mga susunod na mga guidelines. Well, siya, doon sa lumabas na mga list of subjects, talagang strict naman siya pagdating sa mga subjects dahil may tinatawag silang prerequisite, co-requisite. Na tingin ko naman ay kailangan talagang strict implementation sa mga subjects. Okay. So, alam, baka may mga mahalaga pang impormasyon na nais na ipabatid ang ating mga panuwi ngayon sa ating mga manonood at tagapakinig na hindi natin naitanong. Nasa inyo po yung pagkakataon. Ma'am Sanchez po. Muli, inaanyayahan ko ang ating mga mag-aaral, ganon din ang ating mga magulang, ang ating mga estudyante ngayon para sa senior high school. Natulungan po natin ang ating mga anak na mag-isip para makapag-desisyon sila ng tama kung ang kanilang napiling desisyon sa mga oras na ito ay hindi pa malinaw sa kanila yung mga may agam-agam pa sila. Para may pagkakataon po tayo na mabago yung desisyon nila at nung maging maganda po ang kalabasan pagkatapos po ng senior high school implementation natin after grade 11 at grade 12. Sir? Yung implementation po ng senior high school, gaya ng mga unang sinasabi po natin, ay ito po ay binuo, na sadyang ang layunin po niya ay makatulong para maihanda po natin ang ating mga mag-aaral sa isang magandang kinabukasan. Kung tayo po ay magnanais na sila ay may gayak nga, sa isang magandang kinabukasan at magpipilit tayo na sila ay enroll sa private school at sila ay mahihirapan. Mukhang hindi masusunod yung ating gusto na may gayak sila sa kanilang nais at sa magandang kinabukasan sila, sabi natin. Bakit sa ganon? Dahilan sa hindi nila matatapos ng maayos. Alam natin, ang voucher system ay binuo lamang siya para sa 2 taon. Pag natapos mo ang 2 taon at di mo natapos ang senior high school, babayaran mo siya ng sarili mo. Ikaw na ang magbabayad. Kung kaya't, kung wala ka ng suporta galing sa gobyerno dahil natapos mo na yung 2 taon, baka ma-prostrate ka lang na hindi mo narating kung ano yung gusto mo sa buhay. Kaya't, sa lahat ng mga mag-aaral na nakikinig, sa mga magulang, sa mga program implementers ng senior high school, tiyakin muna natin ang ating kakayahan. Tiyakin natin yung ating financial kung kaya ba natin na magpatuloy ng pag-aaral ng senior high school. Ino-offer namin, binubukas po namin yung mga public school kung saan ang public school ay wala namang babayarang malaki. Pangalawa, malapit pa sa inyong tinitirhan. Kung kaya't sa panahon po ito, sa puntong ito, ay kung meron man pong kakulangan ng ating mga public school, kayo po ay muli kong hinihigayat naman ngayon sa pagkakataong ito na tangkilikin natin yung ating mga public schools. At isa pang bagay na nais ko pong pag-isipan natin mabuti, ang voucher system po ay 100% pag nanggaling ka sa public school. Pag lumipat ka ng private school, yung 100 full value ng voucher na makukuha mo. Baka dumating ang punto
na pag natapos ang mga bata sa private school ng grade 9 at ng grade 10, para lang makuha ang full value of voucher, ay mag-transfer naman lahat sa public school. Eh, malaking problema na naman po yun. So, sa mga private school po, kailangan natin gumawa ngayon ng aksyon ng isang nagkakailisang pulisiya paano ang mga estudyante natin sa public ay mapanatili natin sa public at ang ating mga mag-aaral sa private ay mapanatili natin sa private. Umaasa po ako na sa lahat po na nakikinig, nanonood, na may concern sa larangan po ng edukasyon ay makikisa po sa implementasyon ng senior high school at anuman po ang maaari niyo niyambag para magkaroon ng ganyang implementasyon ng senior high school ay manood po namin pinasasalaman ng mga magandang gabi po sa atin. Ayan at isa naman po edisyon ng balitaan, turuan at talakayan ang pinapangayan sa ating programa DepED Hour. Ako pa rin po yung nakasama, Alan David Valdez. Nakasama po natin sa ating panel discussion ang head ng Curriculum and Implementation Division, si Dr. Priscilla Sanchez, at ang head ng Schools Governance and Operation Division, si Sir Dr. Wilfredo Sison. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Rodrason, at ng Office of Media ICT, ni Sir Jeff Christine, ako po si Jane Valdez. Abangan po ninyo ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jane Christian. Maganda ka rin po.